What if tatlo yung connecting flights natin, o di kaya apat yung connecting flights natin? Saan ba natin makukuha yung mga luggage natin, yung mga bagahe natin? Dadaan pa ba tayo sa immigration every layover or every connecting flight? So, sasagutin po natin yung mga questions na yun sa video na to. Dahil nga medyo matagal na po yung last video ko about international connecting flight. So, ito po yung update. Meron akong client na successful po siyang nakapag-flight and meron po siyang tatlong connecting flight. Bali po, yung flight niya ay from the Philippines to Hong Kong, Hong Kong to Frankfurt, and then Frankfurt to Poland. So, isi-share ko na lang din po yung Philippine immigration experience niya and also yung connecting flight experience niya. So, yung airlines niya po from the Philippines to Hong Kong ay Philippine Airlines, and then yung Hong Kong to Frankfurt naman ay Lufthansa, and then yung Frankfurt to Poland ay Lufthansa din. So, magkaiba sila na airlines, pero ang nangyari po ay doon niya na po nakuha yung luggage niya pagdating niya sa Poland. Kahit na magkaiba yung airlines, Philippine Airlines and Lufthansa, kasi may cases po na kapag magkaiba yung airlines, possible po na mag-check-in kayo ulit doon sa connecting flight nyo kung saan kayo mag-layover and dadaan din kayo sa immigration doon. So, case-by-case basis, kaya naman ang dapat po natin gawin kapag meron po tayong mga connecting flights, sa first check-in pa lang po natin, kailangan makuha po natin yung mga boarding passes natin sa lahat ng connecting flight or every connecting flight. Kasi kapag wala po tayong boarding pass every connecting flight, kailangan po talaga natin mag-check-in kasi hindi po tayo pwedeng mag-board sa plane na walang boarding pass. Kaya naman, i-check niyo po talaga first check-in niyo sa airlines. For example, sa Manila kayo mag-depart first. So, upon checking in sa Manila Airlines, kung saan man kayo na airlines mag-flight, so, dapat check nyo kung kompleto ba yung boarding pass nyo. And, mas maganda na mag-ask din po talaga kayo sa staff, sa airline staff, kung ano ba yung magiging procedure nyo sa connecting flight or sa layover nyo. Para mag-guide po nila kayo kung kailangan nyo pa bang mag-check-in or hindi na. Doon nyo po talaga malalaman. And, ayun nga, kung sasabihin nila na hindi nyo na po kailangan pang mag-check-in ulit and doon nyo na po makukuha yung mga luggage nyo sa destination. So, kapag ganun po yung sasabihin nila, make sure na meron kayong boarding pass na hawak every connecting flight para hindi po kayo magkakaproblema pagdating doon sa layover nyo. Kasi nga, again, kapag walang boarding pass, hindi po tayo pwedeng mag-board sa plane. Kailangan check-in po tayo para makakuha ng boarding pass. So, ganun po. So, eto po yung nangyari sa client ko. First time travel niya po. And yung purpose ng travel niya ay to reunite with her boyfriend. So, itong client ko na to, yung in-avail niya po sa akin ay visa assistance. And na-approve po yung visa niya. And then, kasama po kasi sa inclusion ng visa assistance ko yung guidance sa flight and also sa Philippine immigration. So, before sa flight niya, tinawagan ko siya and prepare namin yung mga requirements na dapat niyang ihanda para sa immigration and also nag-practice din kami para sa question and answer, para sa inspection sa Philippine immigration kasi nga first time travel niya. And 20 years old pa siya kaya medyo nag-worry din talaga ako sa magiging experience niya. Pero ang ending ay ano naman siya, successful naman. So ayun po yung nangyari. Sabi niya sobrang bilis lang daw po ng Philippine immigration experience niya. And then eto po yung mga questions sa kanya. Tinanong yung pangalan ng boyfriend niya and kung ano daw ba yung work ng boyfriend niya. Also, tinanong din siya kung first time niya bang mag-travel. And then, tinanong din po siya kung gaano na sila katagal na magkarelasyon ng boyfriend niya and kung anong dating sites sila nagkakilala,
kung nagkita na ba daw sila, and kung ano yung purpose ng travel. And then, tinanong din siya kung paano i-pronounce yung pangalan ng boyfriend niya, kasi medyo yung spelling ng pangalan niya ay pang ano talaga, pang Polish talaga. So, tinanong siya kung paano i-pronounce. And ayun, sinabihan daw siya na have a safe travel and she is very lucky daw, sabi ng immigration officer. So, naging smooth po yung immigration experience niya and meron po siyang affidavit of support and kinuha daw po talaga yung original copy ng affidavit of support niya. So, ayun po, dahil nga meron siyang tatlong connecting flight from the Philippines, meron siyang boarding pass and meron din po siyang boarding pass para sa Hong Kong to Frankfurt niya na flight and also yung Frankfurt to Poland niya na flight, meron din po siyang boarding pass. So, yung luggage niya ay nakuha niya na sa Poland mismo. And then now, pagdating niya po sa Hong Kong, hindi na po siya dumaan sa immigration and hindi niya na rin po kinuha yung luggage niya dahil automatic po ito na yung airlines na po ang mag-transfer ng luggage niya. So, pagdating niya po sa Hong Kong, ay diretso po siya sa boarding gate dahil meron naman na siyang boarding pass. So, hindi na siya dumaan sa immigration. And now, pagdating niya po sa Frankfurt, dumaan po siya ng border control. Kahit na hindi na po siya nag-check-in ulit dahil nga meron naman na siyang boarding pass, pero dumaan pa rin po siya sa border control kung saan doon na po tinatakan yung passport niya na nag-arrive na siya sa Europe. So kahit na sa Poland po yung destination niya, ay dumaan pa rin po talaga siya sa border control ng Frankfurt. And then, tinanong ko siya kung ano ba yung mga questions sa kanya doon. And then, sabi niya, tinanong daw siya kung nakapag-visit na ba sa Philippines yung boyfriend niya, saan daw siya pupunta, and kung ilang days siya sa Poland magstay, and kung meron ba siyang return ticket. Yun daw po yung mga questions sa kanya sa border control ng Frankfurt, Germany. And then after that, tinatakan na yung passport niya. And after po nun, diretso na po siya sa boarding gate. Hinanap niya na po yung gate number niya kasi nga meron na siyang boarding pass. Hindi na kailangan mag-check-in ulit. And hindi na kailangan kunin yung luggage dahil automatic po na yung airlines ang maglilipat ng bagahe niya. So wala po siyang naging problema sa flight niya, sa tatlong connecting flights niya. Hindi po siya nagka-problema and successful din po yung immigration experience niya. So, wag po kayong kabahan kung marami po kayong connecting flights. Basta tandaan niyo po talaga na sa first check-in niyo po, dapat meron po kayong mga boarding passes. And kung wala man, kailangan itanong niyo po talaga sa staff ng airlines kung ano ba yung magiging procedure ng flight niyo, ng layover niyo. Kung kailangan niyo pa bang dumaan sa immigration, kailangan niyo pa bang mag-check-in ulit, or kung saan nyo makukuha yung luggage nyo. Dahil igaguide po nila kayo. And ayun, kapag sabihin nila na hindi nyo na kailangan pang mag-check-in, hindi nyo na kailangan pang kunin yung mga bagahe nyo sa connecting flights or sa layover, then make sure na kompleto yung boarding passes nyo every connecting flight. Kung meron pa po kayong mga questions or clarifications, i-comment niyo lang po. And please i-share niyo po yung mga travel experiences niyo. Paano po yung naging experience niyo sa immigration and also sa immigration sa ibang bansa? Okay lang po ba? Ano po ba yung mga tinatanong nila? And also sa connecting flights niyo po, naging okay lang ba? So i-share niyo po dito, gusto ko pong malaman. Thank you po for watching. Bye-bye!